Magandang araw po. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Obet. At meron na naman po tayong kwentong ibabahagi sa inyo. Ito po ay naganap sa totoong buhay. Hindi na lamang po binanggit ang eksaktong lugar para na rin po sa kapakanan na mga pamilyang nasasangkot. Ito po ang kwento. Kapag nakikita kanyang nakaputing damit, huwag mo nang aasang mabubuhay ka pa matapos kanyang habulin. Ayaw na ayaw niya sa maliwanag na kulay. Lalong ayaw niya sa kulay puti. Kaya kung ako sa'yo, magtago ka na. Lalo na pagsapit ng dilim. Iyan ang mga katagang palagi kong naririnig na sinasabi ng aking pinsan. Lalo na pag nakakakwentuhan kami kapag nakakapagbakasyon ako sa probinsya. Palagi ako sa kanilang bahay sa probinsya at nalilibang lamang kami kapag nakakakwentuhan habang kaharap ang sangkatirbang meriendang niluto naman ni Tia Monica. Kasarap naman talagang kainin, lalo na pag biko at suman ang nakahatag. Palagi niyang ikinukwento sa akin ang kanyang mga karanasan. Lalo na ang hindi niya makakalimutang pakikipagharap sa isang aswang. Nakakulong si Kuya Arman sa wheelchair. Halos 3 taon na din magmula ng maganap ang isang aksidenteng hindi namin aakalaing makakaligtas pa siya. Kabilang si Kuya Arman sa mga guro na may field trip na paakyat sana ng Baguio. Ngunit sa daanan pa lamang ay nagkaproblema na sila. Nawalan ng preno ang sinasakyan nilang bus na ikinahulog nito sa Pampang. Kasama ni Kuya Arman ang 4 niyang kasamahang guro at 30 estudyante. Itinatayang 5 ang patay habang sugatan naman ang natitira. Nung mga panahong iyon, si Kuya Arman ay nawawala. Hindi makita ang kanyang katawan. Inakala na ng lahat nakasama siya na natupok ang bus o kaya naman gumulong sa mas malalim pang bangin. Dahil bukod tangi yung katawan niya lamang ang hindi matagpuan. Ngunit ayon sa kwento ni Kuya Arman, may isang maawaing babae ang nakakita sa kanya na nahulog siya sa sapa at habang inaanod ng tubig, iniligtas siya ng babae mula sa pagkakaanod at dinala sa tahanan nito. Ang babae ay nag-iisa lamang sa kanyang tahanan. Walang pamilya at walang kaanak. Inaruga siya nito, ginamot at inalagaan. At nung mga panahon yun ay halos agaw buhay na si Kuya Arman. Hanggang sa pumalik ang kanyang dating lakas. Akala nga raw ni Kuya eh hindi na siya mabubuhay. Ngunit may kakaibang mahika ang langis na ipinapainom sa kanya ni Elena. Yun yung babaeng nagligtas sa kanya. Ang kanyang mga galos at sugat sa hindi maipaliwanag na pangyayari ay naglaho habang pinapahiran ng langis. Kaya naman takang-taka si Kuya.
At nitong huli, madalas lumabas sa gabi yung babae nang hindi nagpapaalam kay kuya. Hinayaan na lamang niya to dahil ayaw niyang pakialaman ng babae. Isa pa ay malaki ang utang na loob niya dito dahil sa pagligtas nito sa kanyang buhay. Halos naghihingalo na nga siya nun nung sagipin ng babae. Kaya kahit man lang ang pribadong buhay nito ay ayaw nang halungkatin ni Kuya Arman. At isa pa, wala din naman siyang karapat. Ang ginagawa niya ay dahan-dahang kumikilos hanggang sa tuluyan na ngang bumalik ang kanyang lakas. Kapag nakakauwi na yung babae sa umaga, ay sinisiguro na ni Kuya na may luto na siyang sinaing at ulam. Siya na din ang naglalaba ng maruruming damit nila at kadalasan ay napapagawi siya sa kagubatan upang manguha ng mga kahoy na panggatong o di kaya ay mangaso. Nasasanay na siya sa kanyang ginagawa hanggang sa hindi sinasadyang magliwaliw siya at napunta siya sa isang bahaging hindi niya ganong napupuntahan kagaya dati. Naglakad-lakad siya hanggang sa mapansin niyang nakarating siya sa isang komunidad. Para itong bayan, nagmasid-masid si Kuya Arman dun. Bigla ay may nadaanan siyang isang maliit na tindahan. At sa gilid dun ay may nakapaskil. Nakadikit dun ang pangalan niya. At siya ay nawawala. At ang nakapaskil na yun ay mayroon din sa kabilang bahay nakatabi ng tindahan. At isa pa ulit, kitang-kita ni Kuya Arman. Hindi siya pwedeng magkamali. Mukha niya yung nakalagay dun sa nakapaskil na yun. Kaya naman, nag-alala bigla si Kuya Arman. At biglang nanumbalik sa kanya ang kanyang mga kaanak, maging kami. At maging si Tia Monica na kanyang ina. At dahil dun ay nagpasya na siyang umuwi. Ni hindi na siya nakapagpaalam kay Elena. Bagamat hindi niya alam kung nasaan siya, ay nagpatuloy lamang siya sa paglalakad at naghahanap ng pamilyar na lugar kung saan magsisimula umuwi. Ngunit ang hindi pala niya alam, ang kanyang napuntahan ay ang tagong bayan ng mga aswang. May inilagay na nawawala kaakibat ng kanyang mukha na nakadikit sa mga papel dahil nag-uunahan ang mga aswang sa pagkuha sa kanya. At sa paglalakad, nakarating siya sa bulwagan at may nakilala siya na parang isang barangay o parang pulis dun sa komunidad na yun. Tinangka niyang humingi ng tulong dun. Ngunit sa halip na tulungan, hinuli siya nito at dadalhin sa pinakapinuno ng bayan na yun. Hila-hila siya nung parang pulis na yun at hindi niya alam ang gagawin. Pinilit niya mag-uumalpas ngunit wala rin siyang magawa dahil higit na mas malakas sa kanya ang lalaki na yun. Mukhang dadali na siya at ikukulong. Ngunit habang nasa daan ay nakita niya si Elena
at mukhang inaabangan siya. Nakatingin lang ito sa amin, lalo na dun sa humuli sa akin. Naguguluhan ako kung bakit ako hinuli. Dahil unang-una, wala naman akong kasalanan. Maya-maya pa eh, sa isang iglap ay hinila ako ni Elena at bigla akong nakawala dun sa lalaki. Doon pa lamang nalaman ni Kuya Arman ang tunay na pagkatao ng babae nang magbagong anyo si Elena at naging isang aswang. Ang pulis din ay nagbago ng anyo at naging kagaya ni Elena ang itsura. Hindi nakapagsalita si Kuya Arman dahil sa labis na sindak. Nang maya-maya pa inakita na niyang nagsakmalan at nagkalmutan ng mga aswang na animoy mababangis na hayop na nag-aagawan sa kanyang karne. Nagpambuno ang dalawang nilalang sa harap ni Kuya Arman. At hindi niya malaman kung sino ang mananalo. Nagtatalsikan ng mga dugo sa bawat kalmot na pinapakawalan ng mga nilalang na yun. Takot na takot si Kuya Arman dahil sa tindi ng lakas na ipinamalas nung dalawang nilalang. Hanggang sa maya-maya pa'y nasakmal ni Elena yung katunggali nito sa leeg na agad ikinamatay nito nang matalo ni Elena yung pulis. Ay malumanay siya nitong dinala pa uwi. Subalit, bago pa sila makaalis, ay inaabangan na pala sila ng mga kaanak ng pulis. Limang nila lang ang nag-aabang sa kanila. At sa tingin daw ni Kuya Arman, lahat yun ay mga aswang. Maya-maya pa'y biglang umatake yung mga aswang sa kanila. Ngunit sa isang iglap ay biglang humarang si Elena habang si Kuya Arman naman ay napaupo na sa sobrang takot at kumaripas ng tago. Nagpambuno sila. Parang isa laban sa lima. Hindi malaman ni Kuya Arman ang gagawin. At sa tingin niya ay madedihado si Elena dahil sa dami ng katunggali nito. At kagaya kanina, ay bawat kalmot na pinapakawalan ng mga nilalang na to ay nagtatalsika ng mga dugo. Ang mga angil ng mga mapabangis na hayop ay umaalingaw-ngaw sa paligid. At maging ang mga pangil nito ay kitang-kita daw ni Kuya Arman. Ngunit bagamat marami ang nakakalaban ni Elena, ay sa isang iglap ay natagpas nito ang leeg ng dalawa sa kalaban. At sa tansya ko'y higit na mas malakas si Elena kahit pagsamahin ang lima na yun. Maya-maya pa'y nagapi ni Elena ang limang aswang na nag-abang sa kanya. Tila mas malakas na uri ng aswang si Elena. Napatay ni Elena ang mga kumakalaban sa kanya at nagmadali na silang umuwi patungo sa tahanan ni Elena. Tarantang nagtakbuhan sila palayo sa lugar na yun. At habang tumatakbo ay nabanggit ni Elena na siya daw ay isang silagan. Ngunit hindi pala siya kumakain ng tao. Hindi kagaya ng kanyang mga kasama. Bagamat karne ng tao talaga ang kinakain nila, ngunit nakukontento na daw siya sa manok at baboy o mga hayop sa kagubatan. Kakaiba pa lamang biktima ang silagan dahil pinupundirya nito ang puwerta ng isang tao at doon sinisipsip ang mga laman loob
pati na ang mga bituka. Muli ay pinagpatuloy sila sa pagtakbo palayo sa tagong bayan na yun, hanggang sa makarating sila sa kalsada. Nang hindi nila mapansin ay biglang may rumaragas ang truck, isang napakalaking truck, at hindi na nila maiwasan yun. Nasagasaan silang dalawa. Nang magising si Kuya Arman ay nagulat na lamang siya na kami na ang nagbabantay sa kanya at wala na si Elena. Nang matagpuan naman namin siya ay nasa highway na siya. Nakasadlak siya sa gitna ng kalsada, nag-iisa lamang, duguan at malubha ang kalagayan. Kaya ngayon ay nakakulong na lang siya sa wheelchair at hindi na nakakalabas pa ng bahay. Kung pagmamasdan ko nga si Kuya Arman ngayon ay tila napakalungkot ng kanyang mga mata. Sa tingin ko ay nag-aalala siya para kay Elena. Ngunit wala naman kaming nalalaman tungkol sa kanya. Iwala nga siyang litrato ng nasabing babae. Ang alam ko lang, si Elena ay isang aswang silagan at napakadelikadong nilalang. Kaya niyang pumatay ng walang pagdadalawang isip, lalo na kapag nakasuot ka ng kulay puting damit. Kaya mas mabuting iwasan ang nasabing nila lang upang hindi mapahamak. Kapag tinititigan ko si Kuya Arman, ay naaawa ako sa kanya. Kaya gusto ko sanang gumawa ng hakbang upang maipaalaman lang sa babae niyon o kay Elena na maayos lamang si Kuya. At sa tingin ko, ganun din si Kuya Arman dun sa babae niyon. Hindi na nakapagtrabaho pa si Kuya at nasa bahay na lamang. Malaki ang ibinigay na tulong sa kanya ng unibersidad na kanyang pinagtatrabuhan dati. Sinagot pa ng mga to ang gastos niya sa pagkakaospital. Bilang ganti ay nagsulat naman si Kuya ng isang libro na pawang tungkol sa mga aswang ang nakalagay. Ikinuwento pa niya ang eksakto ang mga uri ng aswang at kung paano ito mambiktima. Ang totoo nga niyan eh, pinagtatawanan ko nga to. Dahil sa nakakatawa naman talaga ang paraan nito ng paghugot ng mga laman loob. Sipin mo, sa puwerta pa talaga. Doon pa talaga sinisip-sip ang kanyang biktima. Kaya naman naisip mo, baka paraan na lamang yun ni Kuya na maglibang upang makalimutan ang kanyang pangungulila kay Elena. Gaya ng palaging namin ginagawa, matapos kami mag-usap, ay iniligpit ko ang aming mga pinagkainan. Tapos iahatid ko si Kuya Arman sa kanyang silid at painumin ng pampatulog. Samantalang ako naman ay pagbabawalan na niyang lumabas ng gabi. Ngunit dahil matigas ang ulo ko at pasaway ako, ay pinipilit kong tumakas. Lalo na't nasa bahay lang naman si Tia. Sa kanya ako nagpapaalam kung mamamasyal muna. Dahil si Kuya Arman lang naman ang mahigpit sa akin. Si Tia, okay lang sa kanya. Sa balkonahe ako unang mauupo, hanggang sa maisipan ko nang maglakad-lakad sa labas ng bahay. Kagaya ngayon, napapapikit ako habang nilalanghap ang malamig na simoy ng hangin. Malapit na nga palang magpasko.
May mga nakikita na akong mga nakasabit na mga Christmas lights sa mga bakod ng aming mga kapitbahay. Naalala ko pa yung aking mga magulang na nasa abroad. Hindi ko alam kung makakauwi ba sila ngayong Pasko. Ayoko namang manatili sa bahay namin sa syudad dahil hindi rin ako malapit sa ate ko. Lalo na sa asawa niya, mas mahigpit pa sa kanya. Laging nakabanta yun. Laging nakatungayaw. At ako pa yung pinagbabantay palagi ng mga pamangkin ko. Bagay, wala namang problema sa akin yun. Nga lang, ayoko ng estilo ni ate. Naakala mo, siya ang amo. At siya ang kailangan masunod sa lahat ng gusto niya. Niwala na akong kalayaang magkawa ng lahat ng gusto ko. Kaya naman mas gusto ko pa sa bahay nila Kuya Arman. Kahit naman mahigpit siya. Ay wala naman siyang magagawa. Dahil hindi na siya kagaya ng dati na palagi akong sinusundan. Hanggang saway at paalala na lang si Kuya. Palagi ko naman pinapakinggan at pasok sa kabila, lalabas sa kabilang tenga. Nung gabi noon, napatingin lang ako sa langit habang nasa labas. Bilog na bilog ang buwan. Parang ikatlong labas pa lang yun ng bagong buwan. Habang nasa labas ay nagtungo ako sa plaza. Naupo ako sa madilim na bahagi nito. Maganda talaga dito sa probinsya. Tila isang maliit na bayan. May ilang tao pa naman sa paligid, ngunit parang pauwi na ang mga to. Wala sa kanilang trabaho. Natutuwa tuloy akong pagmasdan sila. Hanggang sa maya-maya pa eh. May nakita akong magnobyo. At parang papasok dun sa bunting cottage sa gitna ng plaza. Nakaputi pareho ang magkasintahan. At may isang babaeng nakasunod sa kanila. Maganda ang kurba ng katawan ng babaeng nakasunod. Ngunit hindi ko nakikita ang kanyang mukha. At dahil sa pasaway ako, inaisipan kong sundan silang tatlo. Nang bigla na lamang nakaramdaman ako ng kaba mula sa aking dibdib. Pero nagpatuloy lamang ako. Bagamat kinakabahan, ay lumapit ako. Hanggang sa makita ako ang ginagawa nila sa loob ng cottage. Pagkakita ko'y nakasakal ang buhok ng babaeng nakasunod sa nobyo ng lalaki na nasa isang sulok lang. Samantalang ang lalaki ay naghihingaluna nang abalahin sa pagsipsip ng babae ang puwerte ng kawawa niyang biktima. Ang nobyo nito ay nagmamakawa at halos ayaw ng bitawan ng babae gamit ang mahabang buhok na mahigpit namang nakasakal rito. Tila'y may sariling buhay ang buhok ng babae na yun. Gulat na gulat ako sa aking nakita. Para akong pinagpawisan ng matindi. At hindi ko na alam na parang nanginginig na ako kaya napaatras ako bagya. At dun ko naalala ang kwento ni Kuya Arman. Baka ito na yung tinatawag nilang silagan. Nakatulala ako sa aking kinatatayuan. Gulat na gulat sa mga nangyari. Hindi na ako makagalaw pa. At halos hindi na ako makahinga dahil pinipigilan kong makalikha ng kahit anong ingay. Nakating lamang ako sa kanila. Kitang-kita ng aking dalawang mata
kung paano inubos ng babaeng aswang ang laman loob ng lalaki. Matapos naman yun ay binalingan ng nobya nito. Ang kawawang babae nakasuot pa rin ng puting damit ngunit punit na yun. At may mga kalmot na ito sa katawan. At sa ilalim nga ng kalmot ng aswang sa likod ng babae ay kita na ang mga namumuting buto nito. Ni hindi na magawang makasigaw ng biktima. Nang sipsipin ng aswang ang kanyang puwerta hanggang sa lumaylay ang kanyang mga laman loob sa lupa. Ang nagkikintaban at nagdudula sa niya mga bituka ay nagkalat na kasabay ng pagbulwak ng kanyang dugo. Ni hindi na nakakisay pa yung babae at basta na lamang ito binawian ng buhay. Takot na takot ako ng mga sandaling yun. Napaatras na talaga ako. Ngunit hindi ko maalis ang tingin ko sa babae na yun. Nang maya-maya pa ay biglang tumingin sa akin yung misteryosang babae. Tumitig ito sa akin. Kitang-kita ko ang dugo ang mukha nito. At ang mga mata nito na nanlilisik na parang tumatago sa aking kaluluwa. Ngunit ilang sandali pa ay biglang umamo ang mukha nito habang nakatingin sa akin. Halos panawan ako ng ulirat nang unti-unting lumapit sa akin ang nilalang na yun. Hindi ko alam ang gagawin. Ang maya-maya pa'y bigla itong bumulong at nagsabing, "Ikumusta ko raw siya kay Kuya Arman?" Gulat na gulat ako. Tumatakbo ang aking isipan. Ngunit parang ayaw na itong gumana. Natatandaan ko ang sinabi ng babae na yun. Sa kabila ng sobrang takot na naramdaman ko dahil sa aking nasaksiyan. Maya-maya pa'y nilagpasan na ako ng babae at wala itong ginawa sa akin. Saka pa lamang ako nakahinga ng maluwag nang lagpasan niya ako. Hanggang sa mawala na lamang ito sa kadiliman. Hindi ko alam ang gagawin. Gusto ko nang umuwi. Ngunit bago ko ginawa yun ay muli kong sinilip yung magnobyong pinatay dun sa cottage. Pagkasilip ko ay maayos nang nakahiga ang magnobyo. Parang walang nangyari. Ni walang palatandaang napwersa sila kung nagkaroon ng karahasan na naganap kanina. Ni walang dugo sa lupa. Paano yung nangyari? Kay bilis naman yatang nalinis ang krimen na ginawa nung aswang na yun. Saka, paano yung nagawa yun? Nang hindi ko man lang nakita. Posible mang namamalikmata lamang ako. Kaya muli kong nilapitan yung magnobyo at pinagmasdan. Wala na talaga silang buhay. Hindi na humihinga. Kakaiba ang aswang na yun. Nagawa niyang mambiktima nang walang kasugat-sugat. Ang mga kalmot na nakita ko kanina sa babae ay parang naghilom na. At basta na lang nawala. Parang kagaya yun ang ginawang panggagamot ng silagan kay Kuya. Maaring si Elena ang nakita ko kanina. Siya nga ba ang nakita ko? Nanginig ako sa isiping
isang malupit na nilalang ang silagan. Marahasyang pumatay ngunit walang palatandaang may mga sugat sa katawan ng kanyang biktima. Tulala akong inalala ang aking mga nakita hanggang sa makauwi ako. Buong gabi akong lutang at hindi makatulog. Kahit nadilat ang aking mga mata, ay tila nanunuksong bumabalik sa aking balintat ang nakita kong krimen na kahirap paniwalaan. Nakakatakot, nakakapangilabot. Isa pa sa inaalala, yung kanyang sinabi sa akin, ikamusta ko raw siya kay Kuya Arman. Para akong binabangungot ng maraming beses. Hanggang sa maramdaman kong madaling araw na. Maya-maya pa eh, may kumatok na sa pintuan. Kaya nataranta na naman ako at nanginig. Ngunit nung magsalita, ay si Tia Monica pala yun. Kaya pagbukas ko ng pinto ay tinawanan ako ni Tia. Dahil para daw akong nakakita ng multo. Pilit na ngiti ang aking ibinigay sa kanya. Saka nagpaalam na aaki at sa kwarto. Noong mga sandaling yun ay walang ibang bumabagabag sa aking isipin, kundi ang aking nasaksihan. At maging ang banta ni ate sa akin, ay hindi ko naalintana. Nang tumawag siya kanina, na kapag hindi raw ako umuwi sa Maynila, ay malilintikan ako sa kanya. Para akong robot na malapit nang maubusan ng baterya, hanggang sa paghiga. Nakakakilos lang ako ng maayos ng umaga na. Yun nga lang, naroon pa rin ang panginginig ko. At kaba sa tuwing naaalala ko ang magkatabing bangkay na magnobya na yun. Maya-maya pa, ay nagpasama si Tia sa akin na mamalingki. At habang papunta sa palingki, ay kalat na kalat na yung balita tungkol sa magkasintahan na natagpuang patay. Natagpuan daw ang mga to na magkayakap sa loob ng cottage sa plaza. Masyadong misteryoso daw ang pagkamatay ng mga to ayon sa pulis. Dahil malamig ng bangkay ang dalawa. Ngayon wala namang nakitang kalmot o sugat man lang sa katawan na maaaring daluyan ng dugo. Ayon sa balita at sa kwento-kwento, dinala daw ng mga pulis ang bangkay upang i-autopsy para malaman ang dahilan ng ikinamatay nito. Pagkadinig nun ay nanuyo ang aking lalamunan at napahawak ko na mahigpit sa kamay ni Tia dahil alam ko kung paano namatay yung dalawa na yun. Kitang-kita ko. Paano nila malalaman kayong kakaibang aswang ang umatake dun sa dalawa na yun? Misteryoso ngunit kakaiba. Ngunit, sa kalagitnaan ng pamimili, ay sumama ang pakaramdam ko. Kaya, nagpaalam na ako kay Tia na mauuna ng umuwi. Pinayagan naman ako nito. Pagka-uwi ko, inadatnan ko si Kuya Arman na nakaharap sa kanyang laptop at merong isinusulat tungkol sa silagan. Kaya kaagad ko siyang nilapitan. May sinabi ako sa kanya tungkol sa misteryosong pagkagaling ng mga sugat at paghilom matapos nang biktimahin ng isang tao na ikinalaki ng mata ni Kuya Arman. Agad akong tinanong ni Kuya kung paano ko nalaman yun. Kaya wala na akong nagawa. Para akong mababalik kung hindi ko ikukwento. Kaya ikinuwento ko sa kanya ang nasaksihan ko kagabi. At nakita ko kung paano nanlaki ang kanyang mga mata sa pagkagulat. Bukod dun, sinabi ko rin ang pinapasabi
nung aswang na yun kay Kuya Arman. Tuluyan itong natigilan nang ipinalam ko sa kanya ang sinabi ng babae. Kinakamusta siya ni Elena ang kanyang minamahal na aswang silagan. Napakahiwaga ng ating mundong ginagalawan. Napakaraming bagay ang mahirap ipaliwanag. Pero, nagaganap. Hanggang dito na lamang po. Salamat po sa pakikinig. Magandang araw po. Nais ko lamang pong magpasalamat sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Sa lahat po ng ating tagapakinig. Mga subscribers po. Mga silent listeners. Mga OFW listeners. Mga nagpahagi po ng kwento. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shout out kay Juvie at sa husband po niya. Ang shoutout mo ito ay mula po kay Ma'am Mirna Virata. Shoutout po sa Pakuan family. Diyan po sa Sapa, Rosario, Cavite. Shoutout po kay Ma'am Darlene Ong. Diyan po sa Laguna. Kay Ma'am Chuchi Olvina. Shoutout po. Kay Papay Sailorman. Shoutout po. Shoutout po kay Alexander Gonzalez at sa kanyang mama. At sa mga taga-Baseco po, shoutout po. Shoutout po mula po kay Boss Bobby Gonzalez. Kay Jane Talamor, shoutout po. And ka saksama niya, Sir Chi, shoutout po. Shoutout din po kay Boss Nico. Shoutout sa iyo, Boss. Ma'am Selena Roato, shoutout po. Boss Russell Ferreira, shoutout po. Boss Nestor Mendoza, shoutout po. Ma'am Rowena Crisologo, dyan po sa Canada, shoutout po. Kay Boss Zach Gabriel Dobiano, shoutout po. Boss Edison Velasco, shoutout po. Shoutout din po sa mga taga Western Samar, shoutout po sa inyo dyan. And shoutout po ito ay mula po kay Boss Marshall Marabot, shoutout po. Boss Jerison Ranico Cortel, shoutout sa iyo, Boss. Ma'am Maricon Trinidad, shoutout po. Boss Jopay Bertulfo, Baby 30 Ken, shoutout po. Shoutout din po kay Boss Resi Madrid. Kay Boss Ron Ron Panyares, Boss, shoutout po. Ma'am Lenny Fee, shoutout po. Ma'am Amor Guevara, shoutout po. Kay Boss Dan Patrick Retorica, shoutout po. Boss Red Olivero, shoutout po. Boss Stacy Vlog, shoutout sa iyo, Boss. Kay Boss Dimples Yumi, shoutout sa iyo, Boss. Ma'am Christy Harm, shoutout po. Boss Resi Madrid, shoutout po. Boss Jesse Joshua Castudio, shoutout sa iyo, Boss. Kay Ma'am Christy Harm, shoutout po. Kay Sir Alex of Southern Mindanao Creepy Experience, shoutout. Ma'am Liza Arcega, shoutout po. Ma'am Gina Terrazona, shoutout po. Kaya, Boss Rolly, kay Boss Bobby, Boss Ricky Gonzalez, shoutout po. Ma'am Milagros Gonzalez, Sir Romeo Gonzalez, shoutout po. Kay Boss Bayet ako narakista, Story Heights of Toskis, shoutout sa inyo, Boss. May time po ako, bisita na pag-channel po. Bayet ako narakista, Story Heights of Toskis. Kay Boss Jesse, ang manulat, mahilig po kayo sa mga magagandang kwento rin po. Bisita po kayo sa channel po ni Boss Jesse, ang manulat. Boss Marlon Paro, shoutout po. Ma'am Julie Ruel. Ma'am Melania Ruel. Ma'am Lakil Punsa lang, shoutout po. Ma'am Melanie Passion, shoutout po. Boss Leo Alcantara, shoutout po. Ma'am Eriza Miguel, shoutout po. Boss Vinci Mayo, shoutout sa iyo, Boss. Ma'am Ivy Estandian, shoutout po. Kay Boss Bes Mads, shoutout po. Ma'am Angie Tatefuku, shoutout po. Kay Boss Lou, All About Lou. Mahilig po kayo sa mga vlogs po sa Japan. Bisita lang po kayo sa channel po ni Boss Lou. Ma'am Bels Malba, shoutout po. Ma'am Maria Lizel Baro, shoutout po. Ma'am Mary Asila, shoutout po. Kay Tata Estong Nestor Baoyun, shoutout po. Boss Edward Malilin, shoutout po. Boss Raymond Glover, shoutout po. Boss Loren Turla, kapatid, shoutout po. Boss Jamir Ferolino, shoutout sa iyo, Boss. Jovan Pase, Boss, shoutout po. Boss Jimmy Paundong, shoutout po. Ma'am Aubrey Delgado, shoutout po. Regards po sa family, sasuban niyo po. Ma'am Milagrosa Luc, ma'am, shoutout po. Ingat po kayo dyan sa Hong Kong. Ma'am Michelle Cedron, shoutout po.
Kay Ate Ping, shoutout po. Boss Supremo Puxki, shoutout sa'yo boss. Sa Reynaldo Silang, shoutout po. Boss Lord Olivar, boss, shoutout po. Ma'am Eling Torres, shoutout po. Boss MJ Palaboy, shoutout po. Ma'am Tess Fernando, shoutout po. Ma'am Marivic Paro, shoutout po. Boss Marlon Paro. Ma'am Marivic Dionela, shoutout po. Ma'am Susan De Los Santos, shoutout po. Boss Horseshoe TV, shoutout po. Ma'am Joy Iglesias, shoutout po. Boss Jay Palo, shoutout po. Ma'am Ana Sato, shoutout po. Boss Yoreski Escalona, shoutout po. Ma'am Bilin Kahayag, shoutout po. Ma'am Maribel Salcedo, shoutout po. Ma'am Aya Flores, shoutout po. Ma'am Maricris Hariolne, shoutout po. Ma'am Liza Arcega, shoutout po. Sir Bobby Ang Suego, shoutout po. Ma'am Bliss Nabaha, shoutout po. Kikamandag Pigeon TV, may time po kayo, bisita lang po kayo. Mahilig po sa mga kalapating, conditioning tips po. Bisita lang po sa channel po ni Boss Kamandag Pigeon TV. Marami po kayo matututunan. Shoutout din po kay Boss Deep Red Mystery Files, Kakulay. Isa rin po, magaling namin female narrator. May time po kayo, bisita lang po sa channel niya. Ma'am Mirna Buko, shoutout po. Boss Francis Maula, shoutout po. Ma'am Eli Cono, shoutout po. Ma'am Maria Ella, shoutout po. Boss Pedro Tampon, shoutout po. Boss Zach De La Torre, shoutout po. Boss JC, Helpful Tips by JC. Mahilig po ako sa mga gaming, bisita lang po sa channel po ni Boss JC. Ma'am Jenny Calardo, shoutout. Boss Rodney TV, boss, shoutout po. Bisita lang po sa channel po ni Boss Rodney TV. Ma'am Sarah King, shoutout po. Boss Jordan Gabiaso, boss, shoutout po. Ingat po kayo dyan. Boss James Chan, boss, shoutout. Mahilig kayo sa weather update, bisita lang po sa channel po ni Boss James. Boss Colin Vlogs, mga vlogs po ito, mga daily life po, bisita lang po sa channel po ni Boss Colin. Ma'am Gina Tingak, shoutout po. Sir Gary Gakon, boss, shoutout po. Ma'am Shirley Carillo, shoutout po. At sa mga hindi ko po nabanggit, bawi po ako next time. At o nga po pala, may time pa po kayo, bisita rin po kayo sa channel po ng isa nating kapatid, si Boy Capre, Aswang Diary. Medyo dumadami na po yung subscriber niya. Sana po supportan din po natin siya. Ayun lang po. Maraming salamat po. Kung naibigan po ninyo ang ating kwento, pakihit lang po ang like button. Pati na din po subscribe. Pakiclick na rin po ang notification bell para updated po tayo sa ating mga kwento. Kung may nais po kayong sabihin, pakiiwan lang po sa ating comment section. Maraming salamat po.